Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Musta kayo? At welcome to another episode of our program, Jesus Cares. And welcome to the series. And tonight, ang topic natin ay Jesus Cares and He will stay with us till the end. Before I proceed, mga kapatid, gusto ko lang maalala niyo yung sinabi ni Panginoong Hesus sa Matthew. Di ba sinabi niya, ang isa sa mga pangalan niya ay Emmanuel. This was announced to the angels, to the shepherds. Sinabi, mga kapatid, na Jesus is the Emmanuel, God with us. Interpretation, God with us. Just keep that in mind, mga kapatid, dahil mahalaga yon. Because in the next minutes, yun ang ating pag-usapan tungkol sa how is Jesus Christ, who is called Emmanuel, the God who is with us, will stay with us even to the very end. Ayan, mga kapatid, it's very important for us to know that because it's reassuring and comforting to know that we have a friend who is more than a brother that will stay with us. Akala natin, mga kapatid, when all souls ay tumalikod, meron tayong kaibigan, mga kapatid, and He will stay with us even in this difficult journey of life in these last days. Please be assured, Jesus cares. Kaya, dito, mga kapatid, part of our study is a study about events that will take place in the last days, especially events na nag-involve sa future life natin. Kahit hindi na dito sa lupa, mga kapatid, in the next life, some events have been mentioned in the Bible in great details. Kaya isa dito, mga kapatid, ang sinabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Imagine this statement. If there is one statement in the Bible that is very comforting, ito, mga kapatid. Lalo na sa mga taong they have seen it all in their lives. They have seen difficulties. They have seen hardships. And some have seen the beautiful things in life. Pero sabihin ko, mga kapatid, the things that God has prepared for those who love Him, sinabi dito, mga kapatid, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tainga, hindi pa sumasagi sa isip ng mga tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Imagine, it's not even seen by human eyes, not even heard sa mga tainga, not even entered into the imagination of man. Ang ganda siguro niyan, mga kapatid, di ba? How beautiful are those things that the Lord has prepared. Kaya, beautiful indeed. Ayan, mga kapatid. Pag-usapan nga natin. What is the end going to be like? Ito ang mahalaga, itong tanong. Sa lahat ng dito, lalo na sa mga ano ngayon, ito ang palagi talagang tinatanong. When someone proposes or someone makes plan or someone shares with us their vision, the ultimate question is, what's the end like? What's the end game? How do you envision the future? We need to see it clearly. Kaya, mga kapatid, dito sa Biblia, God has an answer to such question, however difficult but important question, mga kapatid. Sinabi ng Panginoon dito, I can answer that. Sabi ni Panginoon Jesus sa Bible, sinabi niya, what is the end game? What's the end going to be like? Interesting question. Gusto ko ipakita sa iyo, based on the scripture, mga kapatid, what's going to be the end like? Two things, very important things na kailangan natin matandaan. Number one, it's going to be like war for the wicked. As early as now,
gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, we have two choices. We either choose to be on the side of God, or we can choose to be on the other side, side of the enemy of God, Lucifer, Satan. Dalawa lang yan, mga kapatid. For those who are not on the side of God, the end is going to be like war. Revelation chapter 19 verse 11, sinabi dito, pagkaraan nito'y bubuksan ang langit at nakita ko ang isang kabayong puti. At ang sakay nito'y tinatawag na tapat at totoo. Tapat at totoo. Ibig sabihin, he is truth. Faithful and true. Kung sa English pa mga kapatid, in the King James Version, ang pangalan, isa sa mga pangalan, ang dami kayang pangalan ng Panginoon sa Biblia. And one of the very important names is found in Revelation chapter 19. He is faithful and true. Tapat at totoo. Kaya lahat, kaya sinabi ko sa inyo, yung unang-una, na remember the name Emmanuel, God with us. Tapat at totoo. Faithful and true. It's not just a description, it's His name. Mahalaga yun mga kapatid. At sinabi nito, sapagkat matuwid siyang humatol at makikipagdigma. There you have the word, war. Makikipagdigma siya mga kapatid. It's very sad because there is no winning when you are fighting against God. Gusto ko lang sabihin sa inyo, as early as now, kapag ka si Panginoong Hesus ang iyong kalaban, there is no winning. You are not on the winning side, mga kapatid. Kaya sinabi dito, pangalawa, war, yung panguna, if you are not on the side of God. Number two, if you are on the side of God, it's going to be like wedding. Wow! Wedding. Yun ang description in the last days na mangyayari, mga kapatid. Of all the human experience that God can think of, He thought of the very best experience, and that is wedding. Now, some weddings dito sa mundo, mga kapatid, are sad because there are some unfortunate things na nangyayari, mga kapatid. But generally speaking, when we think of wedding, when we speak about wedding, it's a joyous occasion, mga kapatid. It's a happy and momentous event. Kaya of all the human experience, God can only think of one thing. When Jesus Christ will come, it's going to be like a wedding. Magalak tayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ang kasintahang babae ang kanyang sarili. Hindi ba napakaganda yun mga kapatid? Na ang pagbabalik pala ng Panginoong Hesus ay katulad ng isang kasal. Exciting mga kapatid. Exciting. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, pinagpala ang mga inananyayahan sa kasalan ng kordero, idinugtong pa niya. Ito ay tunay na mga salita ng Diyos. Mapalad kayo, mapalad ako, at pinagpala ang mga inananyayahan. So the most important invitation is given out to everyone. Ikaw at ako, mga kapatid, all we need to do is accept the invitation because that is the most important invitation para sa atin, mga kapatid, upang tayo ay makadalo sa kasalan. Sinabi dito John 14:3, ang second coming ay kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. This is the end, like the vision of God for His people. Gusto niyang lagi tayong kasama. Kaya siya nag-promise, babalik talaga ako. I'm coming back for you. I am faithful and true. And I'm going to come back because my heart's desire is for us to be together forever. Kahit saan ako, nandoon din kayo. Yun maganda mga kapatid. Kaya pagkatapos ng pumarito si Panginoong Hesus at dalhin kita tayo doon sa langit,
ang mangyayari ay may sinabi ang Revelation 20 verses 1 and 2. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang anghel na bumaba mula sa langit, hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng napakalalim na hukay. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang Diablo o si Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Merong millennium. That's the word, millennium. In the English version of the Bible, the term is millennium. Millennium is 1,000 years. So, please remember, when Jesus Christ will come, He will take us to heaven and we're going to have a honeymoon there for 1,000 years. 1,000 years, mga kapatid. At Satan is alone dito, imprisoned. What are we going to do? Anong gagawin natin doon sa langit sa loob ng 1,000 years, mga kapatid? Sinabi dito sa verse 4, at nakakita ako ng mga trono at mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. There is going to be a judgment. It's called millennial judgment, mga kapatid. Ang millennial judgment ay judgment yun performed by the saints. Look into the records. Kasi gusto ng Panginoon, mga kapatid, na kumpiyansa tayo sa Kanya. May confidence tayo sa Kanyang justice at sa Kanyang yung love niya. Ayaw niya, mga kapatid, na we will spend eternity in heaven with Jesus and then you have questions. That's why He sets aside 1,000 years upang ikaw at ako ay sasagutin niya lahat ng mga tanong mo. Tanong ko, bakit siya wala dito? Bakit yung isang pastor wala dito? Bakit ako nandito? Yun lahat ng mga questions, mga kapatid, sasagutin yan ng Panginoon within those 1,000 years, millennium. And after the millennium, mga kapatid, pagkatapos ng 1,000 taon ay palayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. Ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampo ni Satanas. That is hell. So, ang dami palang teachings, mga kapatid. All the while we are thinking na ang impyerno, ang hell ay nangyayari ngayon, ilalim sa lupa, mga kapatid. Yun ang common thinking, traditional thinking, but that is wrong, mga kapatid. Not biblical. Ang hellfire will happen after 1,000 years, after the great judgment, the millennial judgment. Kasi yun pa ang parusa. Alam mo, mga kapatid, fair talaga ang Panginoon. Dahil ang problema kasi kung meron ng hellfire ngayon, problema yan. Problema because illogical, impractical, and not based on the nature of God. Remember that He is a God of love. For example, nagnakaw ka ng 10,000 peso, taas na matay ka, while nagnakaw ka, pinatay ka, ay siyempre naman, nagnakaw ka at pinatay ka, ay diretso ka sa impyerno. If we follow the traditional thinking, di ba? Diretso ka sa impyerno. Ngayon, mga kapatid, halimbawa kung 50 years ka nang namatay, ibig sabihin 50 years ka nang nandoon sa impyerno for the 10,000 pesos na ninakaw mo. Halimbawang may mga taong mga milyon-milyon ang ninakaw, buhay pa hanggang ngayon. Where is the fairness of God? Where is the justice of God? Kaya mga kapatid, mali yan. Yun ang traditional thinking, but tradition sometimes can be wrong because it's not in the Bible. The correct hellfire will take place after the 1,000 years. After 1,000 years, babalik dito ang New Jerusalem kasama yung mga tayo, kasama tayo ni Panginoong Hesus. Tapos, si Satanas naman ay i-release kasi bubuhayin yung lahat ng mga namatay na mga wicked na mga tao. At doon pa sila paulanan ng apoy mula sa langit at tinupok lahat ng mga kampon ni Satanas. While after all these things,
the last vision that will take place is the new heaven and the new earth. Revelation 21 verses 2 and 3, sinabi dito, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Remember, please don't forget that. The theme in the last days of Earth's history and even after the 1,000 years, after the millennium, is wedding. Wedding, because it's a love story. Kung basahin mo ang buong Revelation, you might think that is a war and full of caricatures of different beasts, mga kapatid. But please don't forget, it's a love story and we are seeing the ending of this beautiful or strange, but however, it's a love story, mga kapatid. At sinabi dito, tulad ng isang babae ikakasal, siya'y nakabihis ng nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa, mga kapatid. Revelation 21 verse 3, sinabi dito, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at siya'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. Honeymoon! Honeymoon! We shall be together forever with Jesus Christ. Ito ang sinabi ng Biblia, mga kapatid. At verse 4, sinabi nito, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, wala nang dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. There is going to be a new world order. Far different from what we have today, mga kapatid. Strange as it may seem, but it's going to happen. Alam mo, mga kapatid, sinabi dito, tayo nasa mundo tayo na maraming paghihirap, maraming kamatayan, maraming paghilak, maraming pagluluha, mga kapatid. Ngunit sinabi dito sa Biblia, pagkatapos nitong lahat, babalik tayo dito sa mundong ito with Jesus Christ and with the New Jerusalem, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis, paghihirap, sapagkat lumipas na ang lahat ng bagay na to. Kaya sinabi dito, mga kapatid, sa Revelation chapter 21, ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaluwalhatian ng Diyos, the glory of God. It shines, it sparkles. Kumikislap na parang batong hiyas, gaya ng hasper at sinlinaw ng kristal. That is beautiful. Napakagandang description sa bahay natin, mga kapatid. Mahilig kasi akong tumitingin sa YouTube, mga kapatid, about mga bahay. Wala kasi akong bahay. At tumitingin, naku, ang mahal pala, mga kapatid. Million-million na ngayon ang bahay. Kahit ordinaryo lang. But here in this description, mga kapatid, kumikisla parang batong hiyas gaya ng hasper at sinlinaw ng kristal. At mga kapatid, sinabi dito, 21 verses 10 and 11, ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi, ni ang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, ni ang mga sinungaling, ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makapasok sa lungsod na ito. Only the righteous people. Wala nang iba, mga kapatid. Those who belong to Christ, those who accepted the invitation, yun lang makapasok. Kaya mga kapatid, as early as now, we should accept the invitation of Jesus Christ sa wedding, mga kapatid. Lastly, Revelation 22, mga kapatid, verses 12 and 13. Mabasa mo yan. Pareho lang yan eh. Three times sinabi ng Panginoong Hesus. Verse 7, verse 12, at saka verse 22. Sinabi dito, mga kapatid, makinig kayo. Darating na ako.
Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang sinuma, ang simula at ang wakas. Jesus is telling us, I am coming very soon. 3 times he said, behold, I am coming very soon. Last, sinabi niya, verse 22, surely, I am coming very soon, and my reward is with me. Sa lahat ng ating mga pagdurusa, sa lahat ng ating mga pinagdaanan, sa lahat ng ating mga karanasan, mga kapatid, eto, matatanggap natin si Panginoong Hesus at mga gantimpala alang-alang sa atin na tumatanggap sa Kanya. What is your decision, mga kapatid? If you accept Jesus Christ, you will have the wedding invitation. If you do not accept Jesus Christ, you will not only have the wedding invitation, but you will reap war when Jesus Christ will come. Kaya praise God, praise the Lord, mga kapatid, dahil yung ginawa ni Panginoong Hesus ay pinakita niya sa atin. Truly, He is the Emmanuel, God with us. He will stay with us till the end because sinabi sa kanya, He is faithful and true. These two names represents His being. Emmanuel, God with us, faithful and true. Jesus cares. He will stay with us till the end. Mga kapatid, God bless you as you journey through life. Please remember, Jesus cares. He will be with us till the end.